Isa sa napansin ko sa mga nakaraang mga pangangaral dito sa pulpitong ito ay palaging may kinalaman sa dinaranas na pagdurusa ng mga mananampalataya sa buhay na ito. At ngayon ako'y tutunghay sa pagkapatuloy ng pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis or Revelations. Isang napakahirap na aklat, ngunit kailangan natin maunawaan ito ng simple. At dumulog muna tayo sa Panginoon at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Ama naming Diyos, narito, kami ay magbubukas ng iyong aklat. Hayaan mo na ito'y magsalita sa amin, Panginoon. Makita namin ang mga katotohanang tunay na magbabago sa amin. Magpapalakas, magbibigay ng panibayong kagalakan, Panginoon. O Diyos, ang banal na Espiritu nawa at siyang bumaba upang kami ay gabayan ngayon. Sapagkat ito po ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Matagal na panahon bago muli ako'y babalik sa aklat ng Revelations at naging isang struggle para sa akin sapagkat nakalimutan ko na ang mga nakaraang mga pinagpag-aaral natin at kailangan kong muling alalahanin. Ngayon po ay gustong-gusto ko ngayong basahin ang Fox's Book of Martyrs. Ito ay kasaysayan ng mga namatay na mga mananampalataya kay Kristo, pinakikita kung paano sila pinatay. At dito po ay pinakita sa unang bahagi kung paano namatay ang mga unang mananampalataya sa unang siglo, mga first century Christians. At doon nakita ko si Stephen at nakikita natin yan sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 7. Siya'y pinagbabato hanggang siya ay mamatay. At yun ang pasimula ng pag-uusig sa mga mananampalataya. Si Philip, siya ay pinagahampas, tinapon sa kulungan at pagkatapos ay ipinako o ibinayubay sa cross noong AD 54. Si James, kapatid ng Panginoon, sa edad na 94 ay pinagahampas din at binato na ikinasanhi ng kanyang kamatayan. At dahil doon, sinabi doon sa kasaysayan na yon na ang mismong laman ng ulo, utak ni James ay lumabas sa tindi ng pamamalo at pagbabato sa kanya. Si Andrew, ang kapatid ni Pedro, siya din ay ibinayubay sa cross, kaya merong St. Andrew's Cross. Gayon din si Marcos ay pinaghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Yun po ang nakatala doon ng mga tao sa Alexandria. Si Apostol Pedro ay binayubay din sa cross sa Roma. Nang pabaligtad, ang ulo niya ay nasa ilalim at ang paa niya ay nasa itaas. Si Apostol Pablo, sa kahuli-hulihan, siya ay nakakulong doon sa Roma at ang kanyang naging execution ay pinugutan siya ng ulo. Si Jude, kapatid ni James, siya din ay ibinayubay sa krus noong AD 72. Si Luca, si Dr. Luke, makikita natin ay ibinitin sa olibo, sa puno ng olibo at yun ang kanya ikinamatay. Ang sumulat ng Apokalipsis, si Juan na sumulat din ng Ebanghelyo at ng mga sulat, ng mga tatlong sulat at ng Apokalipsis, siya po ay inilubog sa kumukulong mantika. Pero isang himala, hindi namatay si Juan doon at kanya siya itinapon dito sa island of Patmos na dito niya isinulat itong mga visions, mga pangitain na ipinakita siya kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Now, ayon doon sa aklat na yon, noong unang century, bagamat ganito ang sinapit ng mga unang mananampalataya, nagpatuloy ang iglesia. Lumago, tumatag, at naging matibay sa kanilang paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ito yung mga tao na tunay na nasubok ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At tinatanong natin marahil, bakit ganun na lamang ang kanilang paninindigan sa pananampalataya nila sa Panginoong Hesukristo na handa silang magdusa hanggang sa ibuwis nila ang buhay nila para kay Kristo? Anong merong pag-asa ang mga taong ito? Nag-aaral po kami sa Sunday School, sa English Sunday School sa baba.
sa Sermon on the Mount at tinatalakay namin ang mga Beatitudes at nandun kami kaninang umaga sa ikawalo. At ang ikawalong Beatitude, ang sinabi doon, pinagpala yaong mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Iyon po ay isang katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesus sa Sermon on the Mount na ang bawat mananampalataya, na ang bawat kabilang sa kaharian ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig, pagdurusa dahil sa kanilang pamumuhay sa katwiran. At ngunit nandoon ang napakagandang mga salita sa kanila, ang kaharian ng langit. Yun ang kanilang pag-asa. At nandoon po ang sinabi doon sa versikulo 11, magalak kayo kapag kayo'y inuusig. May kagalakan sapagkat tumitingin sila doon sa dakilang pag-asa ng pagbabalik ni Jesus, kung saan dadalhin sila sa kaluwalhatian magpakailanpaman. At dito sa mga Gawa 14:22, dito dahil sa pinagdaraan ng matinding pag-uusig at pagdurusa ng mananampalataya, sinabi ito ni Apostol Pablo sa kanila na pinalalakas ang anilang mga kaluluwa ng mga alagad at ina-encourage sila na magpatuloy sa kanilang pananampalataya, sinasabi sa pamamagitan ng maraming pagdurusa, kailangan kayong pumasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito'y isang katotohanan na makikita natin sa buhay ng isang Kristiyano, pagdurusa. Kaya itong mga taong binanggit ko na nakatala doon sa Fox's Book of Martyrs, ganito na lang ang kanilang pag-asa sa Panginoong Hesukristo, kaya handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa Panginoong Hesukristo. Ang aklat ng Apokalipses ay isang aklat na isinulat sa mga dumaranas ng mga matinding pag-uusig, pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang aklat na ito ay may layunin na sila ay bigyan ng kaaliwan sa harap ng maraming pagdurusa sa buhay. Ang aklat na ito ay isinulat upang sila ay palakasin ang loob, patatagin ang kanilang loob sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. At makikita natin doon sa Kapitulo 6, 9 at 11, doon sa ikalimang selyo, na ito ang kanilang idinadanig, hanggang kailan, Panginoon, mananaig kami daranas ng ganitong mga pagdurusa. Tinugon niya ng Panginoon, maghintay kayo, darating ang panahon, mawawala ang lahat ng inyong sakit at hinagpis sa aking muling pagbabalik. Ang aklat ng Apokalipsis ay ipinapakita sa atin na ang mga nangyayari na nakikita natin ay hindi yun ang tunay na kalalagayan ng mga mananampalataya. Kung ang tila ang kasamaan ay nagahari, tila nananagumpay ang Diablo, pero ang katotohanan, ang Panginoong Hesus ang nananagumpay. At ang bawat ay mananampalataya ay kasama niyang nananagumpay. Siya ay nakaluklok sa kanyang luklukan sa langit. Siya ang namamahala sa lahat ng mga bagay. Siya ang Panginoon na may hawak ng lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay ay kanyang gaganapin ayon sa kanyang itinakda hanggang sa huli upang dalhin ang lahat ng mananampalataya sa piling niya sa kaluwalhatian magpakailan paman. Pagdating ng huling pag-uukom, yan ang sinasabi sa atin. Ang bawat mananampalataya ay protektado ng soberanong kamay ng ating Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Walang sino man sa tunay na mananampalataya ang mawawala sa soberanong kamay ng Panginoon. Ganito itinuturo sa atin. Ano mang pagdurusa, ano mang hinagpis, ano mang pasakit ang danasin ng mananampalataya, nandun sa kanya ang proteksyon ng Diyos. Yan ang ipinakikita ng aklat ng Apokalipses. Ngayon, gusto kong ipaalala sa inyo kung paano natin inuunawa ang aklat na ito na apokaliptik, maraming mga simbolo, paano natin ito iintindihin. At ipinaliwanag ko sa inyo sa nakaraan nating mga pag-aaral
na ang approach na ginamit natin dito ay yung tinatawag na idealist view. At ito ay kabaligtaran ng tinatawag na futuristic view. Yung futuristic view, ito yung pananaw ng pag-unawa sa apokalipses na pagkatapos ng rapture, pagdating ng rapture at saka magaganap ang matitinding pagdurusa sa isang milenya. So napakahabang panahon. Pero ang idealist view ay ipinakita ko sa inyo lahat ng mga nakasaad dito sa apokalipses ay naganap na at patuloy na nagaganap at magaganap hanggang bumalik ang Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng makikita natin dito sa kapahayagan ay makikita natin mula yung unang pagparito ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Naalala po natin doon sa Kapitulo 5 kung paano ang tupa ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo na pinatay ngunit muling nabuhay, siyang nagkaroon, binigyan ng kapangyarihan at kapamahalaan upang kunin ang aklat na hawak nung nakaupo sa luklukan sa langit. At kinuha ng Panginoong Hesus at doon nakita natin unti isa-isa niyang binuksan ang selyo ng aklat na yon, ang pitong selyo. Pagkatapos tinignan natin ang pitong trumpeta, lahat ng yon, pito ay lumalarawan sa lahat ng mga nagaganap hanggang humantong sa pinakahuling araw, ang huling paghuhukom. Yun po ang ating nakikita dito sa aklat ng Apokalipses. At kung maaalala nyo na nag-aral tayo sa pitong trompeta, yung unang apat na trompeta ay ipinakita rito yung paghahatol ng Diyos sa sansinukob. Kasamang apektado dito ang mga mananampalataya. Nagdurusa sila dahil inahatulan ng Diyos sa mundong ito. Apat na trompeta. Pagkatapos, pagdating sa ikalima hanggang ikapitong trompeta, mas matindi ang sasapitin. Yung tinatawag niyang tatlong kahabag-habag. Sa Kapitulo 9, 1 hanggang 12, ang unang kahabag-habag, ang ikalimang trompeta, pinakawala ng Diablo, sinabi sa atin, at lahat ng kanyang mga anghel na bumagsak upang magasik ng kadiliman, kaguluhan sa mundo. At yung pangalawang kahabag-habag sa versikulo 13 hanggang 21 ng Kapitulo 9, yung ika-anim na trompeta, nakita natin yung apat na anghel, pinakawalan at tatlong bahagi ng sanlibutan ang napuksa, pero yung mga natira hindi pa rin nagsisi. Kaya makikita natin sa pagsapit natin sa ikatlong kahabag-habag, ang pagbubukas ng ikapitong trompeta. Bago buksan ang ikapitong trompeta, nagkaroon ulit ng interlude. Nagkaroon lang parang kung nanonood ka patalastas. Meron munang paalala. Isang parenthesis ika nga. Bago maganap ang huling panahon ng paghuhukom, ipinakita muna ulit sa vision na ito ni John kung ano ang mga bagay na kalalagayan ng mga mananampalataya. Yan po ang ating tulunghayan nung nakaraan. Sa Kapitulo 10, nakita po natin dito ay ipinakita muna dito sa vision ni John ang tinawag na maliit na aklat na ibinigay ng Panginoong Hesus kay Apostol Juan, na sinabi sa kanyang kainin niya, at ito'y naging mapait at matami sa kanyang panlasa, ngunit naging mapait sa kanyang sikmura. At sinabi sa kanya ng anghel, ipangaral mo ang mensaheng ito na tinatawag na bittersweet message. Itong mensahe ng kahabagan at kahatulan ng Diyos, mensahe ng buhay at kamatayan. Huwag kang mangimi. Yun ang sinabi sa kanya. At si John ay ipinakikita sa atin, siya ay nagre-representa sa tungkulin ng iglesia na sa harap ng maraming pagdurusa, pagsubok, kapigatian at pag-uusig na dadanasin ng iglesia ng bawat mananampalataya, hindi dapat sila huminto sa pagproklama ng ebanghelyo ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat sila mapigilan sa tinawag niyang bittersweet message of the book ng salita ng Diyos. Hindi dapat sila umatras na bigyan ng babala ang lahat ng mga tao sa kanilang kasalanan, ang inaharap nila ay paghahatol. Ngunit may mabuting balita, ang matamis na balita
merong kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Hindi nararapat silang umatras sa bagay na iyan. At dito sa ating titignan ngayon sa Kapitulo 11, makikita natin ngayon kung papaano ipinakita sa atin ang dalawang saksi, two witnesses. Napakahalaga nito na ating matunghayan at maunawaan kung sino itong dalawang saksi dito sa Kapitulo 11. At yan ang makikita natin, yung ministeryo ng dalawang saksi, yung assassination, yung murder, yung pagpatay sa kanya at muling pagkabuhay ng tinawag niyang dalawang saksi. Pero alam ninyo, dito sa Kapitulo 11, bago niya ipinaliwanag ang dalawang saksi, verse 1 and 2, pinakita muna niya ang proteksyon ng Diyos sa bawat mananampalataya sa kanyang buong iglesia. Ito'y munting mensahe para sa ating lahat sa umagang ito. Ano man ang kinakaharap ng iglesia o ng bawat mananampalatayang pagdurusa sa buhay, protektado tayo ng soberanong kamay ng ating Diyos. Hindi mabibigo ang lahat ng layunin ng Diyos para sa atin. Kanya, huwag din tayong huminto sa pagproklama ng balitang tinawag niyang bittersweet message. Ipinakikita sa atin sa mensahe ngayong umaga na ang bawat mananampalataya, ang iglesia ng Panginoong Hesukristo ay nararapat tumingin doon sa hinaharap na may maluwalhating pag-asa na makapiling siya at alisin ang paningin sa mga pagdurusa sa kasalukuyan. Yan po ang mensahe kong gustong tunghayan para sa atin sa umagang ito. Tatlong bagay lang ang gusto kong tignan sa ating pag-aaral. Una sa lahat ang proteksyon ng Diyos sa kanyang iglesia, sa bawat mananampalataya, sa harapan ng matinding pag-uusig, verse 1 and 2. Pagkatapos, ang patotoo ng iglesia sa harap ng matinding pag-uusig, verses 3 to 10. At yung final and glorious day, verses 11 to 14. Natural na pagbabahagi yan dito sa Kapitulo 11. Ngayon tignan natin ang una sa lahat, sinabi sa atin sa versikulo 1 at 2, pagkatapos ay binigyan ako ng isang tambong panukat na tulad ng isang tungkod at sinabi sa akin, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, ang dambana at ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mong susukatin ang patio sa labas ng templo. Pabayaan mo na iyon sapagkat ibinigay iyon sa mga bansa at kanilang yuyurakan ng banal na lungsod. Sa loob ng 42 buwan, dito makikita natin, binigyan si Apostol Juan ng panukat, sinabi sa Tagalog, tambong panukat na tulad ng isang tungkod. Makikita natin, pinasukat sa kanya ang templo, yung altar at yung mga mananamba, pinasukat sa kanya. At huwag isali yung mga nasa labas ng templo. At makikita natin ang pagbanggit, hindi isinali sapagkat sila magiging sanhi ng pagdurog sa bayan ng Diyos. Yun ang makikita natin dito. At paano natin uunawain ang dalawang bersikulong ito? Una, gusto ko ipakita sa inyo, consistent sa ating approach ng aklat ng Apokalipsis, ang kaganapan dito na makikita natin ay yung mula sa unang pagparito ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Binanggit po dito yung apat na dalawang buwan, 42 months. Now, pag i-multiply mo yan sa 30, assuming 30 days per month, 1,260. Yan ang binanggit sa verse 3. 1,260 days. So, yung mga araw na yon ay maliwanag na mga sumisimbolo lamang ng buong panahon ng pagparito ng Panginoon, ng unang pagparito ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Marahil ang nasa isip ni Apostol Juan dito sa kanyang mga naisulat na ito na mga visions ay yung Daniel chapter 7. At doon makikita natin ang pagbanggit sa matinding krisis na darating sa bayang Israel sa loob ng tinawag niyang times and times and a half, yung tatlo at panahon
mga panahon at kalahati na tumutukoy sa panahon ng pagdurusa ng bayang Israel. At nasa isip yan, marahil ni Apostol Juan, at kanyang sinasabi dito ngayon, yung 42 buwan, yung 1,260 days, ay mga panahon na daranas ng matinding krisis ang iglesia. Panahon mula nung pumarito ang Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, lahat ng yan ay magaganap, daranasin ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Natunghayan na natin yan sa ipinakita ko sa inyong tala doon sa kasaysayan sa Fox's Book of Martyrs. Doon sa unang siglo pa lamang kung papaano nagdusat na matay ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ganun ang nasa isip ni Apostol Juan dito. 42 months, 1,260 days. Ang buong durasyon, ang buong panahon ng pagparito ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik, daranas ng matinding pagdurusa. Ngunit sino ang daranas? Yun ang ating pangalawang tugunan dito. At sinabi dito, kay Juan, iniutos sa kanyang sukatin ang templo, sukatin ang dambana, sukatin ang mga mananamba. Hindi po physical na templo ang tinutukoy dito. Pwede mo ba sukatin ang mga mananamba? Hindi mo masusukat. Ang ibig niyang sabihin dito ay bilangin mo, i-account mo, kunin mo ang lahat ng bilang ng mga mananampalataya. Tumutukoy ang templo sa iglesia. Ang lahat ng kabilang dito ng mga tunay na mananampalataya, yan ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 3, 16 at 17. Hindi mo ba nalalaman na kayo ang templo ng Diyos at ang banal na espiritu ay nananahan sa inyo? Kung sino man ang gigiba sa templo ng Diyos, gigibain siya, wawasakin siya ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at kayo ang templo ng Diyos. Ang templo dito ay ang iglesia ng Panginoong Jesus, na kung saan lahat ng mananampalataya ay kabilang dito. So ang pagsukat ay sumisimbolo ng pagbilang ng lahat ng kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesus at upang protektahan sila. Yun po yung pagsukat, pinasukat upang protektahan niya ang lahat ng mga mananampalataya. Protektahan ang iglesia ng ating Panginoong Jesus. Naalala ninyo sa interlude ng ika-anim na selyo at ng ikapitong selyo. Bago binuksan yung ikapitong selyo, yung huling paghuhukom, ipinakita muna na kailangan yung 144,000 na sinelyuhan, na sumisimbolo sa lahat ng bilang ng mananampalataya, na hanggat hindi nakukumpleto, hindi darating ang huling paghuhukom. Iingatan ng Panginoon ang 144,000 na sumisimbolo sa lahat ng mananampalataya. Gayon din ang sinasabi ngayon dito, ang pagsukat ni Juan sa templo, sa dambana at sa lahat ng mananamba ay upang lagyan ng bilang, kumpletuhin ang bilang ng lahat ng kabilang sa iglesia ng Panginoong Hesukristo upang kanyang protektahan sa harap ng matinding pagdurusa. At makikita rin natin dito, binanggit, merong mga nasa labas, those who are outside. Sino yung mga nando doon? Yung mga nasa outside ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi kabilang sa mga sa iglesia ng Panginoon. Mga hindi tunay na mananampalataya, sila yung mga nasa labas at sila yung magiging sanhi ng pagdurusa ng iglesia ng lahat ng mananampalataya sa loob ng 42 buwan. Yun po yung ipinakikita sa atin sa vision na ito ni John, na ang iglesia mula noon hanggang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay tunay na daranas ng matinding pagdurusa na gagawin ng kalaban sa bawat mananampalataya. Ang mga mananampalataya sa lahat ng henerasyon sa harapan ng matinding pag-uusig at pagdurusa, nasa kanila ang proteksyon ng Diyos. Anuman ang mangyari sa mundong ito, gaano man kaapektado ang iglesia at ang bawat mananampalataya, walang kwestiyon ang pag-iingat ng Panginoon
ay nasa kanyang mga pinili, nasa kanyang mga tao. Siya ang nangangalaga. Siya ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay. Siya ang Diyos na magpuprotekta sa bawat mananampalataya. Dumating man ang huling pag-uukom, ang bawat kabilang sa templo ng Diyos, sa iglesia, ang mga tunay na mananampalataya ay mai-spare, hindi masasama sa huling pag-uukom. Yan po ang sinasabi sa atin dito, nandito ang proteksyon ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, nasa iyo ang proteksyon ng Diyos. Ano man ang harapin mo sa buhay na ito, ano mang klaseng pagsubok o pagdurusa, huwag kang madala, huwag kang mabigla, huwag kang magulat ba't nangyayari. Ngunit isipin mong mabuti na sa gitna ng ganyan mong kalalagayan, sino ang kasama mo? Kasama mo ang Diyos na nag-iingat sa iyo. Poprotektahan ka niya. Iingatan ka niyang hindi mawala sa kanya. Mga kapatid, muli nating balik tanawin ang pinangaral sa atin ni Pastor Ismael do sa Romans 8, 38 hanggang 39. E dito makikita natin ang matinding pangako sa huling bahagi ng kapitulong ito, pinakadakilang kapitulo sa aklat ng Biblia para sa mga mananampalataya, at sinasabi sa atin, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kaliliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang anumang bagay na magiging dahilan upang mahiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo sa bawat mananampalataya. Naiintindihan mo ba yan? Kung ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon na pagsubok sa buhay, ito yung iyong assurance. Protektado ka ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na nakay Yesu Kristo. Ganyan din ang sinabi niya sa Kapitulo 10 ng 1. At sinabi niya sa 29 and 30 ay makikita natin ang sinabi sa atin dito. John 10:28-30, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila mapapahamak. Walang sino man ang maaaring umagaw sila mula sa kanila, mula sa kamay ng aking Ama. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay walang sino man. Sinabi niya, sino man, ni isa man sa mga mananampalataya ay maaagaw mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ganun yung kasiguraduhan sa bawat tunay na mananampalataya. Ano man ang kalalagayan ay hindi mawawala sa kamay ng soberanong Diyos. Binasa natin kanina sa Isaiah chapter 43 verse 2. At ito yung sinabi sa atin sa Isaiah 43 and verse 2. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At ang sa pagtawid sa mga ilog ay hindi kanila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Ito yung kasiguraduhan na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa versikulo 5 doon, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Naiintindihan mo ba yan, kapatid, kung ikaw ay tunay na mananampalataya? Sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot anuman ang iyong sapitin. Ako ay kasama mo. Kaya sinabi niya sa Hebreo 3:5-6, sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya ang tugon siya ang aking katulong. Kanino ako matatakot? Ano ang pwedeng gawin ng tao sa akin? Mga kapatid, napakagandang pagbulay-bulayin natin ang katotohanan ito. Alalahanin natin sa buhay na ito. Hindi tayo pinapangakuan ng Panginoon na tatanggalin niya tayo sa mga pagdurusa sa buhay.
ang ipinapangako niya sa gitna ng pagdurusa, kasama ko kayo. Yun ang pangako niya. Huwag mong isipin nang ikaw ay nasa pagdurusa, iniwan ka na ng Panginoon. O baka tinatanong mo yung awit ni Gary B, nasaan na ba ang Diyos? Dahil sa matindi mong pinagdaraanan, nagkakamali ka sapagkat hindi ka naman naalisin ng Panginoon. Sa kalalagayan, pero ang pangako niya, kasama mo ako. Kasama mo ako sa panahon ng iyong mga pagdurusa. Ipinangaral nung linggo ng hapon ni Brother Joel ang tungkol kay Shadrach, Meshach at Abednego. At sila ay isinalang sa apoy. At nakita ni Nebuchadnezzar ang apat, yung tatlo at may isa pa. At doon yung mensaheng kinuha na sa gitna ng apoy, nandoon ang presensya ng Diyos. Kapatid, sa anumang pinagdaraanan natin, huwag mong asahan, ika'y alisin. Gusto nating alisin tayo dyan. Ngunit, ang pinakamahalagang maalala mo palagi, kasama mo ang Diyos sa iyong mga pagdurusa sa buhay. Yan po ang ipinakikita sa atin. Ang Panginoon, nanalangin siya sa high priestly prayer niya sa John 17 verse 5. Hindi ko hinihingi sa iyo, Ama, natanggalin mo sila sa sanlibutan ito, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Nandito tayo ngayon. At patuloy tayong daranas sa makasalanan ng mundong ito ng iba't ibang uri ng pagsubok at pagdurusa sa buhay dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero ang kasiguraduhan, kasama natin ang ating Diyos na gagabay sa atin. Ito yung mensahe sa first century Christians na ating nakita, mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Grabe, karumaldumal na parusa at kamatayan ng kanilang inabot dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Ito yung reassuring, comforting words para sa kanila. Talagang makakapagbigay ng kaaliwan sa kanila at encouragement na sinasabi sa kanila sa mensaheng ito, I will protect you. I will be with you in your suffering and death until finally I shall take you to be with me in glory forevermore. Yun ang sinasabi sa kanila ng mensaheng ito. Maaring sinasabi mo, hindi mo naranasan ng mga dinanas ng first century Christian. Wala naman umuusig sa iyo upang ikaw ay patayin. Wala naman umuusig sa iyo upang ikasanhin ang iyong pagkasunog sa apoy. Wala naman umuusig sa iyo upang ikasanhin ang pagbugot ng iyong ulo. Wala naman umuusig sa iyo upang ikasanhi ng pagpako mo sa cross. Walang umuusig sa iyo upang ikasanhin na ipaghiwahiwalayin ang katawan mo sa pamananampalataya sa Panginoon. Pero sa iba't ibang uri, sa panahon natin, marami tayong pagdaraan ng pag-uusig at pagdurusa dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maaring karamdamang matindi. Maaring talikuran tayo ng lahat ng ating mga kaibigan, lahat ng ating mga mahal sa buhay dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Maaring ang mga kaibigan natin ay talikuran tayo. Na-share ko nga sa Sunday School. Nung ako'y hindi pa mananampalataya ako, marami akong kaibigan sa sanlibutan. Kasama ko sa lahat ng gawain ng mundo. Pero nung naging mananampalataya ako, nawala lahat sila. Dahil para sa kanila, ako'y isang killjoy. Hindi nila kayang tumindig sa harapan ng isang binago ng Diyos. Ganyan ang kanilang pananaw sa bawat mananampalataya. Maring usigin ka. Maring dumaan ka sa matitinding paglibak ng mga tao dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Naalala ko, nung ako'y unang naging mananampalataya, ay kinakailangan kong pumunta rito at magsamba sa buong araw. Sabi ng tatay ko sa akin, ika'y isang panatiko, ikaw ay inuuto ng pinuno ninyo dyan sapagkat imbis na nagtatrabaho ka, nasa church ka ng Sunday buong araw at kung ano-anong ginagawa mo doon, kukuhunan ka lang ng pera ng mga tao dyan. Ganun ang pananaw ng tatay ko, pero nagbago yon nung makita niya. Sa buhay ng isang mananampalataya, maaari siyang usigin. Pero, makakasigurado tayo na anuman ang ating pagdaanin, nandiyan ang proteksyon ng Diyos, anuman ang ating pagdaanan. Hindi po tayo masokista. Hindi natin wine-welcome. O, usigin niyo ako. O, parusahan niyo ako. Parusahan niyo ako. Masarap yan.
Hindi ako hindi sino man sa atin dito hindi mag-enjoy sa pagdurusa, hindi ba? Ngunit ang usapin sa gitna ng pagdurusa, mananatili ka ba sa iyong pananampalataya kay Kristo? Sa pagharap mo ng iba't ibang uri ng pagdurusa sa buhay, ikaw ba ay titindig patuloy para sa ating Panginoong Hesukristo? Sinabi ni Stuart Olliott, ang ating kasalukuyang mga pagdurusa ay katulad ng isang napakapangit na papasok sa isang bahay. Maring masukal, napakapangit nung daanan papasok ng bahay. Pero pag once na pumasok ka, ay malwalhating mansyon ang iyong makikita sa loob. Ganyan ika niya, maaring pangit, sa paningin, hindi maganda ang pinagdaraanan ng mananampalataya ngayon, pero pag pumasok siya sa tahanan ng Diyos, makapiling siya magpakailan paman. Sinabi din, unspeakably glorious mansion ang ating matutunghayan pag sumapit ang araw na yon. Sana makakuha tayo ng kaaliwan sa vision na ito ni John. Tayo'y protektado ng kamay ng Panginoon. Ngunit may hamon ako sa bawat wala kay Kristo rito sa umagang ito. Sapagkat kung ikaw ay wala kay Kristo, kasama ka doon sa nasa labas ng templo na hindi sinukat. Wala ang proteksyon ng Diyos sa iyo. Ang proteksyon ng Diyos ay ang nasa loob ng templo. Lahat ng kanya mga tao na hindi mapapahamak, anumang klaseng dumating sa kanilang pagdurusa, pero ikaw, kung ikaw ay nasa labas, wala ang proteksyon ng Diyos sa iyo. Pagdating ng huling paghuhukom, hindi ka makaliligtas. Babagsak sa iyo ang puot ng Diyos at ikaw ay magdurusa magpakailan paman. Kaya ang pamamanhikan sa iyo ngayon, huwag kang manatili sa labas. Magsisikat, manampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ikaw ay maliligtas. Yun ang pamamanhikan sa iyo sa umagang ito. Sinabi sa Hebreo 10:31, isang kagimbal-gimbal na bagay ang bumagsak sa kamay ng buhay na Diyos. Kapag ikaw ay nanatili sa labas, hanggang sumapit ang huling araw mo sa mundong ito o bumalik na ang Panginoong Hesukristo, ikaw ay babagsak sa kamay ng buhay ng Diyos, haharapin mo ang kanyang paghahatol. May warning dito sa Apokalipsis para sa ating lahat. Huwag niyo namang isipin na ang aklat na ito ay nananakot kung hindi nagbibigay ng babala na merong pag-asa. Ito sinabi sa atin sa Kapitulo 21, 7 at 8, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga namamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa ng nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Nagsisinungaling ba ang salita ng Diyos? Nililinlang ba tayo? Hindi! Sinasabi ng Biblia ang katotohanan. Kung maninatili ka sa labas, ito ang sasapitin mo. Magpakailanman, walang hanggang pagdurusa. Kaya ang pamamanhikan, magsisi ka at manampalataya ka at ikay maligtas at masama ka doon sa sinukat na mga na templo at mga mananamba doon ng lahat ng mga mananampalataya at makaliligtas ka sa huling paghuhukom. Sana ay pakinggan mo ang pamamanhikang yan sa iyo. Tila unang puntos pa lang ay halos naubos na yung oras ko, ang proteksyon ng Diyos. Gusto kong tunghayan natin ang pangalawang puntos natin dito, yung verses sa 3 hanggang 8. Ang tungkol sa patotoo, dalawang patotoo. Sinabi sa verse 3 sa atin dito, Kapitulo 11,
Papahintulutan ko ang aking dalawang saksi na magpahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 days. 1,260 araw na nakasuot ng damit sa ko. Ito po yung dalawang saksing tinutukoy sa atin dito. Kapag tinignan, sino ba yung dalawang saksi? Okay, bakit dalawa? Binanggit sa 4, dalawang punong olibo, dalawang ilawan, dalawang saksi. Hindi po ito bilang na dalawa. Ipinakikita sa atin yung bilang na dalawa ay validation sa batas ng Hudyo. Pag bilang dalawa, may validation, hindi pwedeng isa, kailangan ng isa ang patotoo upang maging sakdal, maging kumpleto ang patotoo. Hindi dalawang magkahiwalay. Nag-iisang tunay na saksi. Kumpletong saksi. Yan ang tinutukoy sa atin dito. Kagaya ng dalawang tinukoy sa atin doon, dalawang punong olibo. Pinakitang dalawa, pero dalawang kumpletong olibo, iisang punong olibo. Tunay na punong olibo. At sinabi din doon, dalawang ilawan. Dalawang ilawan, hindi dalawang magkahiwalay. Kung hindi dalawang kumpleto na iisa. Yan ang makikita natin. Sino ang dalawang saksi na ito? Sa versikulo 4, maliwanag ang sinabi, dalawang olibo at dalawang ilawan na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Alam po ninyo, yung ilawan na ito, yung lampstand, nagre-presenta ito sa templo ng presensya ng Diyos. At yung namang langis ng lampstand, alam mo, galing po ito sa puno ng olibo. Kaya yun yung makikita natin dito, na itinutukoy dito doon sa Zechariah Kapitulo 4:6, kung babalik kayo doon, na binanggit din doon ang olibong puno at yung ilawan na sinasabi doon ay pinapahiwatig doon ang makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Sinabi doon, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel, hindi sa lakas, hindi sa kapangyarihan, kundi sa aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ibig sabihin, itong dalawang saksi na ito ay nasa kanila ang banal na Espiritu na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Sino ito? Makikita natin sa bagong tipan na ang dalawang saksing ito, empowered by the Holy Spirit, is no less than the church, ang iglesia. Ang dalawang saksi na ito ay ang iglesia mismo. Yan ang ipinapakita sa atin dito sa vision na ito. Mula noon hanggang ngayon, ipinakikita sa atin ang dalawang saksi. Ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo na binigyan ng kanilang ministeryo na iproklama ang propesiya, ang mga salita ng Diyos, ang mensahe ng pagsisisi sa mga tao upang maligtas. Yan ang ministeryo ng saksi ng iglesia ng Panginoong Hesus. At yung panahon na ibinigay sa atin, kagaya ng nabanggit ko kanina, 1,260 days, 40 months, 42 months, iisa lang yung nire-refer na panahon. Mula nung unang pumarito ang Panginoon hanggang sa muling pagbabalik niya. Ang iglesia ay patuloy na maghahasik, mangangaral, ikakalat ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos na may kapangyarihan katulad ng kay Elijah at kay Moses doon sa verse 6. Magkakaroon sila ng mga makapangyarihang patotoo sa salita ng Diyos sa buong panahon na yan, sa harap ng matinding pagdurusa, matinding pag-uusik ng mundo, sila ay magpapatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po yung larawan na makikita natin sa mga gawa, Kapitulo 1 at 8. Maliwanag po itong ipinakita sa atin dito na tila ito ang nasa isip ni Apostol Juan ng kanyang sinabi ang mga bagay na ito. Sinabi niya sa versikulo 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kaduluduluhan ng bahagi ng lupa. Ito po yung sinasabing tatanggap kayo
ng kapangyarihan, ang Espiritu Santo, magiging saksi kayo, ang Iglesia, ang lahat ng mananampalataya, sa lahat ng bahagi, sa lahat ng bansa, magiging saksi ang Iglesia. Ganyan din, nakita natin sa Great Commission ng Mateo 28:19-20. Pinahayo ang mga alagad ng Panginoong Hesus upang gumawa ng mga alagad sa bawat mga bansa. Yan ang komisyon ng Iglesia sa lahat ng panahon. Ang bittersweet message ay hindi nagbabago mula noon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Si Juan ay sinasabihan dito, huwag niyang i-give up ang ministeryo ng pagproklama ng ebanghelyo maski na sa harap ng matinding pag-uusig at kamatayan. Sa panahon ni John, kailangan silang manatili. Hanggang sa panahon natin ngayon, kailangan tayong manatili na ipangaral, iproklama ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Siguro magtatapos ako sa bagay na iyan sa umagang ito, pagkat wala na tayong oras. Nais kong makita natin ang ating tungkulin bilang isang iglesia na hindi nagbabago mula noon hanggang muling bumalik ang Panginoon. Ang ebanghelyo na bittersweet message ay patuloy nating ipoproklama anuman ang kaharapin nating mga pagdurusa sa buhay na ito. Ang mensahe ng aklat ng Apokalipsis, maski na maraming kaguluhan ng buhay natin sa mundong ito, ang Diyos natin ang ating protektor. Siya ang mag-iingat sa atin at kanyang tutuparin ang lahat ng kanyang itinakda sa pamamagitan ng kanyang soberanong kapangyarihan. Alalahanin natin, pag siya'y muli nang bumalik, ito'y kaluwalhatian para sa atin. It will be glory for us pagbalik niya. Kaya nga sinasabi palagi sa atin sa chapter 7 at sa chapter 21 verse 4, papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata. Ang kamatayan ay wala na. Wala nang ano pa mang pagtangis, pagluha, wala nang sakit paman. Wala na ang mga nakaraan ng lahat ay nagbago na. Mga kapatid, yan ang ating inaasahan ngayon. Huwag tayong padaya sa Diablo na tayo ay umalis ng pagtingin sa ating Diyos na ating tagapangalaga. Eh sinabi nga sa ating inawit kanina doon sa 96 ay 214. Napakaganda po pagka ating binulay-bulay ang itong awit na ito. Isang makatotohan ang awit para sa ating lahat. Dakilang tagapag-ingat, di man nakikita'y tapat, di nagbabago kailanman. Diyos kong makapangyarihan, ngiti niya ay kaaliwan, biyaya'y maasahan, kaluluwang kinalulugdan, lagi niyang iingatan. Sa pangatlo, nakikinig ng dalangin, gabay naming mahabagin. Sa iyong pangangalaga, lahat pinaubaya. Kung araw kita'y pantabing, gabi sa aki di madilim, at paglipas ng panahon, sa iyo kami paruroon. Iyan ang kasiguraduhan nating lahat, mga kapatid. At tayo ay mapaalalahan, huwag mo sayangin ang buhay mo. Don't waste your life. Nabasa ninyo naman yung aklat ni John Piper, don't waste your life. Paglingkuran mo ang Panginoon mo ngayon. Mahalin mo siya ngayon. Sambahin mo siya ngayon. Huwag mong sayangin sa mga bagay na pansanlibutan. Hindi matutumbasan ng kalwalatiang inihintay ng mananampalataya. Sa hinaharap, wala hanggan. Gayon pa lamang, huwag mong sayangin ang buhay mo. Maglingkod tayo. Mahalin natin siya. Sambahin natin siya ngayon. Sinabi ni Corrie ten Boom, hindi akong sumulat nito. May naglagay lang sa Facebook, akala nila ako. Nagpapasalamat sila. Pero hindi akin yun. There is only one life to live. Only what's done for Christ will last. Sana makita mo ang katotohanan yan. Iisa lang ang buhay natin sa mundong ito. Ang tanging mga ginagawa natin pa kay Kristo ang mananatili.
hanggang sa kahuli-hulihan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa paalala ng bahagi ng aklat na ito ng Apokalipsis na sadyang napakahirap, pero salamat sa simpleng kaparaanan nakita namin, ikaw ang aming dakilang tagapag-ingat. Ikaw ang mag-iingat sa amin sa harapan ng matinding pag-uusig at pagdurusa. Ano man ang aming pagdaanan, nandun ang aming kasiguraduhan na itatawid mo kami hanggang sa huli upang ika'y makapiling namin sa walang hanggan. Walang anumang pagdurusa ang pwedeng makaalis na itong kasiguraduhan na ito sa amin, Panginoon. Sapagkat alam namin na sa iyo, kami nasa iyong makapangyarihang kamay. Dinadalangin din namin, Panginoon, na kami ay patuloy mong tulungan na tunay na ikay mahalin, sambahin, paglingkuran, O Diyos, sa aming buhay. Sapagkat anuman ang aming danasin, ikaw ay kasama namin. Hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Panginoon, kami din po ay nananalangin para sa mga kaibigan namin na naririto sa umagang ito. Kung sila ay nasa labas pa rin, hindi pa rin sila mananampalataya, Panginoon, o kumilos ka upang sila ay maligtas sa napipintuhong paghuhukom, walang hanggang pagdurusa sa apoy. O Diyos, kumilos ka upang magligtas sa kanila. Ibilang mo sila sa iyong bayan, sa iyong iglesia, upang sila ay makasumpong ng iyong tunay na pag-iingat hanggang huli at kaligtasan sa iyong huling paghuhukom. Pinupuri ka namin, Panginoon, ikaw ang magligtas sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.